Good morning, everyone. Ayan, may pupuntahan tayo today, Thursday, May 29, 2024. Tara! Si Mami. Ito yung biyahe na hindi nakakainip. Kasi may kasama tayong baby na nakakatanggal ng pagod sa pagda-drive, nakakatanggal ng inip kapag traffic. Bago namin kukunin yung sinadya talaga namin dito, ay dumaan muna kami dito sa Starbucks para magberienda. At the same time, dito na rin namin hihintayin yung aking manugang para kunin yung sorpresa ko para sa sarili ko. Habang naghihintay kami, para namang trumpo to si Miela. Napakalikot talaga ng apo ko, grabe. Kaya ang ginawa ko, ayan, may harness ka ngayon. Ewan ko lang kung makaikot-ikot ka pa ng mag-isa. Mamaya-maya nga, natanong ko na yung manugang ko na dumating. Kaya pupuntahan natin, ano nga ba yung dala-dala niya at ano nga ba yung sorpresa ko para sa sarili ko, guys. Tara, let's go! Sa sobrang excitement ko, ayan, hindi na ako makangiti. Pagkakita ko nga, ayan, nashock ako ng slight. Ganda pa! Makainis pa pati. Second hand lang to, mga besh, pero thankful pa din ako kasi alam kong blessing ito para sa pamilya ko. Hindi ko kayang mag-cash or mag-brand new, kaya sobrang thankful talaga ako na may nagbenta ng ganito. At maganda pa po yung itsura niya, makinis pa, at maganda pa po yung loob talaga. Halatang alagang-alaga nung pinaka-may-ari. At sana pagdating sa akin ay maalagaan ko din siya ng maayos. Dati yung gusto ko lang ay yung may masakyan lang kami, meron lang kaming sariling service na pag umalis kami ng pamilya ko ay kakasya kami. Iwan na natin ng EcoSport. Ano ba, hindi ka masaya o nagtataka kung totoo yung pinakita ko sa'yo? Ito yung madalas kong naririnig sa mga tao sa paligid ko. Bakit naman malaki yung sasakyan pa na kinuha mo? Bakit hindi na lang yung maliit lang? Kasi maliit lang naman yung pamilya mo. Isa lang naman ang anak mo. Isa lang yung apo mo. So, ito po yung sagot ko dyan. Hindi lang yung anak ko at yung apo ko ang pinaglalaanan ko ng lahat. Syempre, pati yung pamilya ko, yung mga magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, kung titingnan po natin, eh malaki po kung pamilya kami. Kasi hindi ko naman po iniiwan yung magulang ko at mga kapatid at mga pamangkin. Lagi silang kasama sa pamilya ko. Kaya kapag meron akong gustong abutin or gusto kong mabili, para din sa kanila yon. Kasama po sila doon. Hindi lang ako, hindi lang kami ng anak ko at ng apo ko. Palagi pong kasama. Kung umalis man kami, palaging kasama yung pamilya ko sa plano ko na pag-alis. Kaya lagi po akong naglalaan talaga at nag-iipon ng budget para sa pamilya ko. Para walang maiiwan or kung may maiwanan man dito sa unang alis namin, sa susunod na alis ay meron ding isasama na hindi na isama nung unang pag-alis. Ganun po yung ginagawa ko sa family ko. Kasi aanhin ko naman yung mga bagay na meron ako kung ako lang din naman ang nag-i-enjoy. Kaya hindi po ako masaya kapag ako lang talaga yung umaalis. Ano man yung kasiyahan na gusto kong puntahan, hindi po ako masaya kapag ako lang talaga. Kaya, ayan, ito talaga yung ako. Ako talaga to eh. Kaya hindi ko kayang baguhin. Dami na tuloy ng sinabi ko. Balik tayo dito sa ating kalabaw. Ay, natin. Push. Wala po siyang susian. Push lang. Parang kagaya ng EcoSport. Dito ko natuwa sa kanyang mga ilaw dito. Ang cute, o diba? Yung handbrake, wala po siya dito. Ayan. Hindi ko makita yung handbrake kung nasaan. Wala po siyang handbrake, pero meron po siyang footbrake. Kaya, nasa ilalim po yung kanyang brake. Mas meron siya dito sa ilalim. Bigat na ba? Ito pong mga time na to, medyo na syunga tayo ng konti. Mga ilang minutong kasyungahan po yung nangyari sa atin dito. Kasi talagang hindi ko makita yung brake. Malaking tulong talaga yung YouTube kasi pinanood ko doon kung paano ba ito gamitin. So yun, nakita natin yung solusyon. Foot brake nga siya at nakita din natin kung saan nakalagay yung foot brake na yan. Ang kagandahan pa dito, 7-seaters na din siya. At ang pinakamaganda talaga dito na gustong gusto ko
ay yung kanyang aircon, lahat ng upuan ay merong nakatapat na aircon magmula dito sa pinakaharap hanggang gitna at hanggang sa dun sa pinakadulo. Na ignorante na naman ang inyong lola kasi naman yung EcoSport na gamit ko ay wala pong aircon yung likod. Lahat nasa harapan lang, kaya kapag nasa likod ka nakaupo, sorry ka, kailangan mo magpaypay kasi mainit. Pero sa gabi naman, sobrang lamig. Ewan ko ba, sala sa init, sala sa lamig yung eco. At dahil medyo maluwag yung loob ng ating bagong luma na sasakyan, nag-i-enjoy si Mia lang maglaro at mag-ikot-ikot. Akala niya kasi playground. Ayan, hanggat nandito po kami sa loob ng sasakyan, hindi rin po titigil yan ng kakalikot. At hanggat hindi po yan nalalaglag dyan or nauuntog, hindi yan titigil. Pero madalas, kahit nauntog na yan at nasaktan na yan, hindi talaga siya titigil sa sobrang kalikutan. O diba? Thank you for watching. Bye!